At para linawin sa atin ang samut-saring issue sa kabila ng Iloilo Convention Center, makakasama natin live si DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Good evening, Secretary Singson. Good evening sa inyo tatlo. Ang aligasyon po ni Ginoong Moy Makirado ay overpriced ang ICC ng 500 million pesos. Ibig sabihin na dapat 200 million lang yung halaga ng convention center. Palagi ko kung may papakita natin itong gagawing convention center, isipin natin na this is not a regular building, no? Halimbawa yung taas niyo na. Opo. Ayan ang itsura niyan, no? Ang katumbas na to ng height ng convention center is the equivalent of 7 stories. No? Mm. Ang floor to ceiling ng lobby nito is, if I remember right, about 14 meters. Ang typical floor to ceiling naman ng regular buildings, mga less than 3 meters. No? So, napakalayo. No? Mm. So, in terms of cost per square meter, hindi mo pwedeng itapat sa regular school building or garage or office building. Mm. Now, dumaan po ba sa bidding yung participation ng Coscoluela and Associates? Yung Coscoluela came in as the architect on record. No? Mm. They were part of the donation of Mega World to the project. No? So, hindi gobyerno nagbayad sa arkitekto. Accurate po ba yung akusasyon ni Mang Boy na sabi niya it will come out to 106,000 pesos per square meter, more expensive daw po than Makati City Hall Building 2? Of course not. Gaya nga nung sabi ko, kahit na abutin ito ng 700, which we doubt, no? This will come out in the range of, kasi hindi pa tapos yung phase 2, we're looking at between 55 to 58,000 per square meter. Kasi kinumpute nila yung ground floor lang. Gaya nga nung sabi ko, yung ground floor ang computein mo, yung lobby area nito, 14 meters high. No, how can you compare 14 meters against a regular floor height of less than 3 meters? No? Now, Secretary, saan po nang galing ang pondo dito? Ito ba ay GAA? Ito ba ay DAP? Ito ba ay PDAF ni Alam Senator mo, Drilon? Kasi sa amin, pag dumating sa amin yung pera saro, hindi naman nakalagay doon kung DAP, PDAF, or whatever source. No? Ang alam namin, GAA namin, no, dumating 2012, 2013, total of 300 million, and then 200 million came from DOT, TIESA. Okay. No. Mm. Because this is really a DOT project. Mm. No. Mm. This is constructed on the land donated by Mega World for this project. No. Mm. So may kulang pa na dumabas nung 2014 na 200, this will finish the project. No. So a total budget of 700, but I don't think we'll spend the whole 700. Okay. Secretary, sa ibang topic naman po, bakit po balak ilipat ang Tacloban Airport sa ibang lugar? At na-identify na ba yung lugar? Wala pang identified sites, but there are candidates. No? Now, yung reaction kasi ng Pangulo dun, pag tinignan mo talaga yung hazard map, yung nakalabas na airport, no, nakatenga yon eh, no. Mm-hmm. Talagang hindi mo maproteksyonan yon. Mababaha at mababaha. Uh-oh. Okay? So, ano bang proteksyonan mo ba yon against flood, or do you want to locate it elsewhere? Mabanggit ko lang, no, nung 1945, meron na palang runway doon sa Tanawan. Mm. People don't know that. Oh. No? Pero kinain na yun ng dagat. Oh, okay. Pumasok na ng almost half kilometer inside Tanawan. So wala na yung runway. Mm. No? Eh kung maulit-uli yun, no? Over time, maubos uli yun. No? Mm. Baka ganun ang mangyari. So you're looking at how long po bago magtayo ng bagong airport? Well, it will take some time. No? Usually, airport planning would take 10 years. 10 years. Mm. So definitely, ang kailangan lang doon, magamit muna yung existing. Kaya inayos, mapakinabangan lang. Mm-hmm. No? And then make a final decision after a very thorough technical evaluation. Okay. Secretary, sinasabi ng mga taga-Tacloban na wala raw o kulang ang naitutulong ng gobyerno sa kanila. Sa panig po ng DPWH, ano na po ang inyong nagawa na rehabilitation alam sa lungsod mo, at magkano na po ito? Alam mo, napakalaga ng tanong mong yan. No? Kasi it took us some time and I did apologize to the President about the delay in a major structural intervention that we had planned.
ang pinopose na namin sa kanya ay gumawa na ng dike, no? The existing road or a seawall that will protect Tacloban, Palo, and Tanawan from a similar storm surge, no? So the intention is to protect by raising the existing road or doing a seawall. Yun ang tinatapos namin, yung final alignment. It's a total length of 27 kilometers that will protect umpisa sa Tacloban, no? Paglabas mo ng San Juanico all the way to Tanawan, 27 kilometers yon. So with that, you can protect as much as 27 square kilometers from Tacloban, Palo, Tanawan. So because of that decision, halimbawa may government center sa Palo, eh, yung mga ibang opisina doon nag-iisip na maghanap na ng ibang lugar, so panibagong gastos yun. But with this, hindi na tayo kailangan gumalaw. So ongoing na ito? Tinatapos na namin yung final alignment at engineering design, but we hope to start it by next year. Major yun, major yun. Dito naman po sa atin sa ano, sa Metro Manila, Secretary, may mga balibalita kasi na balak daw i-rehabilitate ang EDSA bago matapos ang termino ng Pangulo. Ito ba ay matutuloy? Well, we're now doing a lot of technical evaluation kasi may rinekomenda na sa amin, no? Pero hindi ako kumbinsido na yun yung tamang solusyon. Ang intention namin ay pakinisin yung EDSA, no? Palagi ko masyado nang bumaba yung kalidad ng tinatanggap ng tao. Basta makakita lang ng semento, okay pa yan, no? Hindi sa akin pwede yun, So I'm confident that I can smoothen EDSA the smoothness similar to SLEX and NLEX. Eh kung kaya nilang gawin yun, bakit hindi kayang gawin yan sa EDSA? Okay, but kailangan lang konting tsaka pag habang ginagawa traffic namin yan. Traffic na nga. Kahit naman walang kaming ginagawa, may traffic din. Di pag tsaka na natin, at least pagka smooth yan, siguro mas ginhawa naman at less on your maintenance on the vehicle. No? Mabalik tayo dun sa Iloilo Convention Center. Ang depensa ni Drilon, wala daw siyang kinalaman sa proseso. Totoo ba yung sinasabi? Tama yun, no? Kasi this is a DOT project. Pinagawa sa amin, kami nagpabid, twice nagkaroon ng failed bidding. We went into an alternative mode of procurement, no? Yung hindi naman pinili namin o mag-usap tayo. We asked four contractors to submit a bid, no? And then dahil nga nakikita namin hindi nila kaya yung presyo namin, mababa, sabi namin give us a value engineered design. Ibig sabihin, pag-aralan nyo nga yung design na binigay sa amin ng Coscoluela kung paano nyong may bababa without sacrificing the structural integrity. Mm-hmm. And that's what Hillmarks did. Okay. Mabalik naman tayo sa Metro Manila ulit. Ano na ho ba estado ng kaso na may mga kasong gusto kayong isampa laban sa mga contractors? Yung mga nakatenga lang yung mga trabaho, mabagal, etc. Tuloy-tuloy. In fact, just this morning, nakipag-meeting kami. Pinulong na naman namin uli yung mga contractors. Sabi ko sa kanila, I already issued the department order, no, na may first warning, reprimand, suspension, not just the contractor, pati yung tao namin. No? Yung mga dapat nagsusupervise ng ilagay sa tama. Kakasuhan din. Kakasuhan. At masususpindi sila pag hindi sila sumunod dun sa patakaran. Pero anong epekto dun sa repair na ginagawa? Well, yun na nga. No? Gaya nun, ang sama-sama ng vision na maghuhukay, yung nahukay itatabi lang doon. Dapat yung pag hinukay mo, hakutin mo, ilabas mo. Work at it at night, no? So that pagdating ng umaga, talagang wala kang makikitang halos na nakakalat. Nakabungkal, no? All right. Sa puntong ito, sir, yes or no lang ang pwede niyong isagot, ha? Sa inyong palagay, politika ba ang nasa likod ng plunder case, yes, na isinampalaban sa inyo? Yes na yes. Okay. Naniniwala ba kayo na ang kampo ni Vice President Binay ang nasa likod nito? Hindi ko alam. Yes na or no lang. Yes or no lang, sir. Okay. Magre-resign ba kayo sakaling mabahiran ang inyong pangalan? Yes. Maayos na po ba, Secretary, ang relasyon ng DPWH at ng MMDA?
Yes. Parang hindi kayo convinced. Yes, 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 ha? Yes, yes. Okay. Lalala pa ba ang traffic sa EDSA sa mga darating na araw sa inyong pong assessment? No. Yes? Eto, masasabi bang tuluyan nang naalis ang korupsyon sa DPWH? No. Talagang ito, no na no. Mga lokal na opisyal ba at mababatas ang balakid sa pagtupad ng mga proyekto ng DPWH? No. Makatarungan ba o hindi ang DAP? Yes. Ba't ang tagal ng pos? Siyempre, mag-iisip ako. Mahirap. Okay. Pati ba yung Facebook? Okay pa. Ito, quickly lang, sir. Ha. Sa Facebook, ito, Peps de Diyos. Bakit tuwing magtatag-ulan at pasukan, gumagawa daw ng road repairs ang DPWH? Alam mo, ang budget cycle kasi, nare-release yung pera first quarter, no? So, tsaka pa lang kami mag-uumpisa ng trabaho, March, April, no? So, ganun yung cycle, eh. Aabutin. But, tuloy-tuloy naman yan. Hindi naman namin pinipiling sino bang gusto magpatrabaho ng tag-ulan. All right. On that note, DPWH Secretary Singson, thank you, sir, for coming. Thank you so much.